Kasi may binago ako dito. Pasensya na. Ang kung nga nakita di ay. Ito yung page. Diyan lang matkid di page 15 ti binaliwak. Enjoy. Ito yung ti problem number 4 for follow-up. So, paki... Dito lang mat dito problem number 4 ti binaliwak. Enjoy. If you have already opened the notes. Paki-check latan dito problem number 4. Okay? So, let's start with our discussion on Chapter 4, Measurement of Angles and Directions. Now, during your midterms, you've measured distances in the horizontal and vertical. Pag horizontal, you use taping. Then, dun naman sa vertical, you've used leveling. Now, in surveying, we are not just concerned about distances or lengths, but we are also concerned of angles and directions. Yan. So, when we say angles, you've already met this word during your lower years, during your junior and senior years. So, there are angles. We have different types. We have the exterior angle. We also have the interior angle and the deflection angle and angles to the right. So, what are these angles? Pag sinabi nating exterior angle, now, as you can see here in the diagram, from that word exterior angle, nasa labas siya. So let's say for this one, for this polygon, itong polygon na nakikita ninyo on your right, yung angle sa labas ng mismong polygon, we call that exterior angle. Interior angle, from that word interior, yung mga angle sa loob ng polygon. Deflection angle, angle which any line makes with the preceding line produced, and angles to the right are measured clockwise from the rear to the forward station. So I'm going to explain these angles further as we go on with our lessons. Okay. So systems of designation designating directions of lines. So in surveying, meron tayong tinatawag na meridian. Meridian sa surveying, but in your lower years, ang term natin dito ay usually ito yung north, kumbaga. Yan. Ang meridian na tinatawag natin, if you try to look at your screen, di ba itong Cartesian plane? Dito yung Cartesian plane? You're familiar with this, right? Dito yung north, east, west, south. Yes. Ang tinatawag nating meridian ay itong kumbaga itong vertical line na to, itong nasa north and south. Dito yung kulay dito yung kulay blue. Dito at ibagbaga tayo ng meridian. Okay? Yan ang meridian na tinatawag natin sa surveying. Baka no, pagkayon niya ti meridian kung kunayon to. Basta ti surveying, when we talk about meridian, yan yung vertical line dun sa my Cartesian plane. Okay, so, there are different types for meridian. We have true meridian, magnetic, grid, and assumed meridian. Okay, I'm not going to discuss with you what are these types of meridian kasi nasa plane surveying tayo. These meridians are further discussed in geodetic. Okay. So, mayroon pa tayong tinatawag na bearings and azimuth. Itong bearings and azimuth na to, ito yung mga ginagamit natin in surveying. When we say bearings, these are defined as the acute angle between the meridians and the line. Yan. During your lower years or during your high school years, you've encountered acute angle. Okay. Acute angle is an angle less than 90 degrees, less than 90. Less than 90. Okay. Tama. So, ang acute angle, these are angles which are less than 90 degrees. And always remember, bearings, dapat ang bearing natin always less than 90 degrees. Kapag more than 90 degrees yon, hindi na siya bearing. And so, the angle is measured either the north or south toward the east or west. It may fall within any of the four quadrants.
the northwest, northeast, southeast, and southwest. Now, during your lower years, ang quadrants na to, ito yung tinatawag natin quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. Now, in surveying, we are not just merely saying quadrant 1, but we are saying northwest, or northeast, southeast, or southwest. I'm going to discuss this further as we go on. Azimuth naman, this is a clockwise angle designated as being measured between either the north or south end of the reference meridian in the line in question. The azimuth may have any value from 0 to 360 degrees. In plane surveying, azimuths are generally observed from north, but astronomers in the military have used south as the reference direction. Now, if you try to read other books in surveying, pag sinabi kasing azimuth, dalawa ang magiging reference line mo. Now, if you try to look at this diagram, itong nasa left ninyo, azimuth ko na nandiyan. 21. Itong azimuth na to. Pag sinabi natin kasing azimuth, diba sabi nga dun sa definition, it is an angle measured from the north then clockwise. So let's say, itong angle na to, nag-start siya sa north then clockwise yung kanyang direction hanggang sa line na ito, that is 330 degrees. Yan ang tinatawag nating azimuth. And the reference is from the north. But for the discussion of our in this classroom, itong klase natin na to, for the purpose of this lesson, we are going to use south as our meridian. Yan. So hindi po tayo Amerikano, mga Pilipino po tayo, kaya ang gagamitin nating reference ay yung south. What do I mean by that? Yan. So kapag sinabi kong azimuth, always ah, baka manan gamin no dati agdamag nga apengi nga kastudyo libro, apengi nga kastudyo libro. Ay kapag nagbabasa kayo especially ng mga books on surveying tapos ang author ay Amerikano or English. Ang kapag azimuth kasi always ang reference nila ay dito sa north. So kapag nagbasa sila ng azimuth from north then agpa clockwise da kas JT bilang da. Now for this class itong fundamentals of surveying dito sa CE101 ang magiging reference natin ay hindi sa north. Okay? Ang magiging reference natin ay always sa south. So kapag magme-measure tayo ng azimuth, mag-i-start tayo dito sa south, i-measure natin yung angle hanggang dito. Nagkakaintindihan po pa tayo sa azimuth? So yes, basta, yes, basta dito ay CE101 kat south reference ah. No, ije basbasaan yung nga libro ngay kat north. Okay lang matkidi, no, ang ikabil kayo ti answer, ije papel yun, always ti reference you south. Ayan, always south ti azimuth tayo. Bearing naman, sabi nga natin kanina, is an angle that is an acute angle. So, kapag sa azimuth, ang reference, magsisimula ka sa north, ay magsisimula ka sa south, then clockwise yung turn mo. Sa bearing naman, ang basihan natin sa bearing, ang reference ninyo ay either north or south. So for example, itong line na to from itong line OA. Ano ang bearing nito? So magsisimula ka kay north papuntang east. Magsisimula ako kay north papuntang east. Itong kulay blue na to, yan yung bearing ng line OA. So, ang basa nito, north 70 degrees east. Yan. So, nualaok j bearing ni OA, ang magiging bearing ni OA ay north 70 degrees, then east. Yan. This is a bearing. May mga ibang books naman, hindi nila ginagamit itong north 70 degrees east. What are they using? Ikit ko lang ipakita kanya yung different directions natin. So, if this is the Cartesian plane,
are already familiar with north, east, west, and south. Yan. Di ba, nuag dengdeng kayo tinyus ngay kat, ang bagyong bla 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 bla, the typhoon bla 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 is on the 41 degrees east of north. Kung kukunan na, genius caster niya. So, ano bang ibig sabihin ng mga ano yun? So, yung pinakita ko kanina sa inyo, ang ginamit niya is north 70 degrees east. So, kapag ganito yung direction, ang ibig sabihin, nagsimula siya sa north, pumunta siya sa east ng 70 degrees. Okay? No matiimbaga na DJ problem or yung nabasa ninyo is let's say 41 degrees east of north. Yan. Kapag ganito yung nabasa ninyo, ang ibig sabihin nito, magsisimula ako kay north, then 41 degrees papuntang east. Kapag naman ang nakasulat ay 41 degrees north of east. Ang ibig sabihin nito, magsisimula ako kay east, papunta kay north. Nagkakaintindihan po ba tayo dito sa may pagle-layout ng mga lines using this north of east, east of north, and that in north 70 degrees east? Okay. Meron din naman yung ibang mga books, simply they are writing, let's say, northeast. So kapag simply ginamit lang na northeast, ang ibig sabihin nito ay naka 45 degrees yung line. So kapag sinabing northeast, DJ line mo is 45 degrees, nasa halfway between north and east siya, or nasa halfway between east and north. Pag sinabi namang, let's say, southeast, pag southeast, automatically, naka 45 degrees J-line, 45 degrees from the east, and 45 degrees from the south. Okay po pa tayo dito sa may mga directions? Yan. Baka nuwa daman tagdamag, anya ka din DJ southeast, anya ka din ti northeast. Yan. No southwest, the same halfway between south and west. So always take note kapag sinabing bearing, dapat naka 45 degrees, ay naka acute angle yung ating line. Okay? Then sorry. Then since ang sabi kasi dito bearing, define, the angle is measured either the north or south. So, ang bearing natin, always, ang reference natin is either north or south. I'm going to show you examples of these angles as we go on with our lesson. Ay, diretso tayo sa may illustrative problem. Dito sa problem na to, hindi given ang bearing, pero nasulat ko na. Okay. So, dito sa problem na to, you are required to convert itong azimuth na to, 308 degrees, 13 minutes, and 46 seconds, into a bearing. Diba, pag sinabi nating azimuth, always magsisimula tayo sa south. Then, clockwise. So, nagsimula ako dito kay south, nag-measure ako ng 308 degrees, 13 minutes, 46 seconds, and ito yung line, yung kulay red. Now, what is the equivalent bearing of this azimuth? Since yung given na azimuth ay 308 degrees, 13 minutes, 46 seconds, and we all know that kapag sa quadrant, yung buong circle ay 360 degrees. So, paano ko na-solve yung bearing? Na-solve ko yung bearing by subtracting 360 to the azimuth. So, 360 degrees minus 308 degrees, 13 minutes, and 46 seconds. Doon ko nakuha yung bearing na 51 degrees, 46 minutes, 14 seconds. Yun yung bearing. Now, this is not yet the final answer.
Pag sinabi kasi nating bearing, dapat meron siyang direction. So kapag isusulat ko yung final answer nito, ang magiging answer ay, di ba, ang bearing is ang reference natin, north or south. So ang magiging bearing ko ngayon dito ay south of 51 degrees, 46 minutes and 14 seconds. Pumunta ako sa east. Okay po. Medyo nagets. Sorry. Medyo nagets po ba natin kung paano ko nakuha yung aking bearing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Basta bearing, always reference tayo kat either north or south, ah. Then papuntang east or west. Pasensya na, marami akong background. Another example. The first course of a boundary survey is written as north 37 degrees 13 minutes west. What is its equivalent azimuth? So, ang given dito naman ay, ito ang given, yung bearing. North 37 degrees 13 minutes west. So, no, kung ipaplot ko itong bearing na to, magsisimula ako kay north, then magme-measure ako ng 37 degrees 13 minutes west, papuntang west. So, ito yung line, yung kulay red. Now, kung kukunin ko yung azimuth ng line na ito, di ba sabi nga natin, azimuth, magsisimula ako sa south. So, from south, then clockwise, and my answer is 142 degrees 47 minutes. Paano ko nakuha itong azimuth na to? We all know na kapag straight line 100 degrees, ay 180 degrees yun. So from north to south, that is 180 degrees minus DJ bearing na 37 degrees 13 minutes. Doon ko nakuha si 142 degrees 47 minutes. Okay po? Again, ang bearing, matatawag lang siyang bearing kapag meron siyang direction na north papunta doon sa east or west. Kapag azimuth, dapat magsisimula siya sa south. Ang azimuth, hindi naman kailangang more than 90 degrees. May mga azimuth na less than 90 degrees. Okay? Basta ti azimuth reference, always ti reference tayo kat ti jay south. Okay po? So, nagkinaawatan tayo ni jay azimuth and bearing. Punta naman tayo doon sa mga different types of angles. Yung mga deflection angles, interior, exterior, kung kuna natatay, giant denotes you. So, for this example, in a survey, the following bearings have been observed. AB is given, yung mga bearings ng AB, BC, CD, DE, and EF. Now, you're required to find the deflection angles. So, what are these deflection angles? First, we need to plot yung mga lines na to. So, I'm going to draw first yung aking Cartesian plane. Then, if this is point A, kailangan kong hanapin si point B. Ang sabi doon, ang bearing ni AB is north 62 degrees 15 minutes east. So, paano ko i-plot si AB? Magsisimula ako kay north, tapos papunta ako ng east. From north, papunta ako kay east with an angle of 62 degrees 15 minutes. And that is my point B. So, if I'm going to plot BC from southeast, 81 degrees from south papuntang east, that is my point C. Then CD, north 75 degrees 45 minutes east. So, diyan si D. D to E. South, 13 degrees, papunta kay west. Baka maulaw kayo, jing kastak dito kasi hanga umanay di space ko. Itong
maliit na angle na to, yan yung 13 degrees south. Ito yung south 13 degrees west. Okay? Then, Yes, ma'am. Yes, ma'am. GEF, GEF is southeast 30 degrees south papuntang east. Okay, yan si F. Ganyan yung itsura ng aking mga lines nung pinagdugtong-dugtong ko sila. So, what is a deflection angle? Now, if I'm going to extend AB, kapag in-extend ko si AB, the angle between my extension and my line BC, yan yung aking deflection angle. So, ito yung deflection angle ng line AB and BC. So, what is now the measurement of those deflection angles? Deflection angle din to. Pati DJI, deflection angle, dagidjay kulay orange nga arrows nga makikita yo. So, how do I solve this one? Let's say, you've learned during your STEM kayo amin, di ba? During your senior high, or nungaan nyo man nga na topic is during your junior high, trigonometry. Ay, trigo ba? Nalipatak noon niya nga subject dito yun. J ko na nga vertical angles. So, anong sabi sa vertical angles? If you try to look at point A, di ba, the direction ni AB is north 62 degrees 15 minutes east. Now, kapag vertical angles, itong 62 degrees 15 minutes na yan is the same with this angle. Since itong AB na to, the same, nakaslant siya, dito yung angle is the same with this angle. We call these vertical angles. You've encountered this during your lower years. So, I think malagip yung dito yung topic you during your lower years. So, vertical angles ang tawag natin dyan. The same with this 81 degrees, pareho lang siya if you try to mirror that on the other point. Vertical angles di. Same with this 75 degrees, 45 minutes, pareho lang siya doon sa may point C. And yung doon sa may point D na 13 degrees, pareho lang siya doon sa may point E na 13 degrees din. Okay? So, dagita kulay red nga angles nga makikita yo, they are vertical angles. Yan. So, apay nga ipakita kanya yung vertical angles. I showed you these vertical angles para ma-compute ko yung aking deflection angles. Now, again, ang deflection angle natin dito sa diagram na nakikita nyo ay yung mga arrows na kulay orange. So, if we try to solve for this beta, itong beta na to, yung angle beta, yung angle phi, angle alpha, and angle lambda. Ninaganak na gito yung reflection angle, stop nuhan tayo nga marigatan. So, for angle beta, itong angle na to, paano ko siya na-solve? Ito yung ginawa ko, 180 degrees minus 62 minus 81. And my beta is equal to 36 degrees, 45 minutes to the right. Paano ko nasabing ganito yung aking sagot? Diba, dito yung line AB, in-extend ko siya, and since this is a straight line, and we've learned that a straight line, iti angle na is 180 degrees. Kaya doon ko nakuha si 180. Now, ang concern ko lang dito ay yung angle beta. So, para, since itong AB, itong angle na to, is 180 degrees, if I'm going to subtract the 62 degrees, 15 minutes, and 81 degrees, makukuha ko ngayon si beta. So, that is 180 minus 62
62 degrees, 15 minutes, and 81 minutes. Ayan. Doon ko nakuha si 36 degrees, 45 minutes. Bakit ko nilagay na to the right? Ayan. Kasi, nuhaan nyo nga i-cable J direction na, what would, pag simply na sinulat nyo lang na 36 degrees, 45 minutes, I would assume that this is an azimuth kasi wala siyang ibang direction na binigay. But since may sinulat kayo na 36 degrees, 45 minutes to the right, I'm going to verify that in the drawing and I can see in your sketch na this is a deflection angle. Bakit to the right? Kung babalikan natin itong figure na to, 'di ba yung extension line na to, yung itong line na ito, this is from AB. Then from AB, pumunta ako kay BC. Since yung direction ng aking line is clockwise. So clockwise, to the right ang clockwise. I have to indicate that one para makompleto ko yung deflection angle. Okay? How about, nasolve ko na si beta. How about this one? How about phi? Paano ko masosolve si phi? Paano ko masosolve si alpha at saka si lambda? Start with phi. These are my answers. Ang phi ko is 23 degrees, 15 minutes. And to the left. Tama, to the left siya. Yung mga sumagot ng to the right. Bakit to the left? Yung aking deflection, nagsimula ako dun sa extension ni BC, papunta dun kay CD. Kaya yung aking direction ay to the left. Okay? Doon naman ako kay Alpha. My answer there is 117 degrees, 15 minutes. And that is to the right. Tama po. May nakakuha ng sagot na to. Bakit to the right? Again, nagsimula ako doon sa extension ni CD papunta kay DE. Paano ko nakuha si 117 degrees? 15 minutes. Pasensya na ulit. And so, again, since line CD is a straight line, so that is a 180 degree line, then, i-minus ko, dahil ito 75 degrees, 45 minutes. So, minus 75 degrees, 45 minutes. Then, i-plus ko, dahil ito 13 degrees, 0 minutes. My answer there is 117 degrees, 15 minutes. And again, my direction is to the right. Okay? So, paano naman yung lambda? My answer there is 43 degrees and to the left. Tama, to the left siya. Bakit to the left? Kasi no, makita yun, arrow is counterclockwise. Again, kapag counterclockwise yung direction ng arrow, to the left direction na di ay. No counterclockwise, ay no clockwise, that is to the right. Ay, paano ko nakuha yung 43 degrees? And simply, if this is 30 degrees, 'di ba sabi nga natin vertical angles. Pag yung maliit na angle na to ay 13 degrees, vertical angles, ibig sabihin 13 degrees din ito. Yan. So if I'm going to input this in the calculator, that is 30 degrees plus simply I'm going to add 13 degrees, that is equal to 43 degrees 0 minutes. Any question po dito sa may pagkuha natin ng ating mga deflection angles?
indikasyon sa pagkuha ng deflection angle. Then, ma'am. None. What if lang na you unlock the requirement na writing a problem? Let's say, compute the interior angle or interior angle of B. So, what do I mean by interior angle? What is the value of the interior angle at B? Itong angle na to. What is the value of the interior angle of C? Interior angle, dito eh. What is the value of the interior angle of D? Ito ang angle na to. What is the value of the interior angle of E? Itong angle na to. Sige man, kasano no kas JT question ko? What would be your answer? Let's start with the interior angle of B. The interior angle ni B. Paano ko siya masosolve? I'll start with this. Yan. So, kapag kukunin ko yung interior angle ni B, I'm just going simply to add 62 degrees, 15 minutes, and 81 degrees. So, itong 143 degrees, 15 minutes, yan yung interior angle ni B. Yung dating angle. This is my interior angle for B. Na kayo mamut. What would be your answer for the interior angle of C? Okay, let's check your answers. For angle, for the interior angle of C, paano ko siya nasolve? 360 degrees, apay nga 360 degrees. Kasi yung buong C, if you try to look at the diagram, that is a circle, buong circle, that is 360 degrees, minus 81 degrees, minus 75 degrees, 45 minutes. So, ang interior angle ko kay C ay 203 degrees, 15 minutes. May mga nakakuha ng 203 degrees, 15 minutes. Okay lang na late the responses here. Then, for angle D. For angle D, di ba, no, if you try to look at the angle D, yan. From line CD hanggang dito sa may meridian na to, that is 75 degrees, 45 minutes. Eh, ang concern lang naman natin ay itong interior angle na to. So, how do I solve that one? That is 75 degrees, 45 minutes, minus yung maliit na angle na to, that is 13 degrees, which is equal to 62 degrees, 45 minutes. Yan, ang pinaka-answer, Jay. So, for the, kaya dagayang. So, the interior angle, iti D is 62 degrees, 45 minutes. May mga nakakuha din nung sagot na to. And for the interior angle of E, wala ka nang isosolve dito kasi yung interior angle halos, ay sorry, hindi pala. Yung interior angle ng E ay ito. Itong buong to ang kanyang interior angle. Mali ako kanina. So, yan yung buong interior angle ni E. So, how do I solve for the interior angle of E? I'm just going to simply add 13 degrees plus yung 13 degrees na nakikita ninyo. Then, I'm going to add itong line na to. I know that from this south hanggang doon kay north, that is 180 degrees. So, I just have to add 180 degrees, that is equal to 223 degrees. Tama. So, the interior angle of E is 220 degrees. Nagkakaintindihan tayo dito sa may mga angles-angles na to?
Naglakad, di ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayun. Ma'am. Ma'am. So, I expect no agpasit ay agpa wisnak kat awanti mabokyan niya. So, those are angles. Now, we go to the application. Compute the bearings and azimuths of the lines of the closed traverse shown. Okay. Here in surveying, you're going to meet words kung na baka first time yung amang nagdagiti nga words. When we talk about traverse, yan, na-define na rin itong traverse in the notes na na-post ko. In your lower years, you are using the word polygons, right? What is a polygon ba? Ano ba ang polygon? Paki-type man, anya ba ti polygon? Na na-discuss ka niya yun. Close figure. Okay. Kapag sa lower years polygon, dito sa surveying, hindi natin siya tinatawag na polygon. But rather, we call them a closed traverse. Closed traverse from the word traverse kasi meron tayong lines, meron tayong distances, and meron tayong directions. Closed, as in, from that word closed, hindi mo alam kung saan ka nagsimula at kung saan ka mag-e-end. Open traverse naman, ang example ng open traverse ay ito. Okay? This is an example of a of an open traverse. Again, pag sinabing traverse, meron tayong line na may distance and meron siyang direction. This is an open traverse. This is an example of a closed traverse. Yan. Closed traverse polygon. Agpada diay, surveying kasi ang right term is closed traverse. Okay? So, for this closed traverse, i-compute tayo kano je bearings kan je azimuth na. So, ano ulit ang bearing? Balikan natin yung topic natin sa bearing. Bearing, if I'm going to draw my Cartesian plane dito sa my point A, ang tinatawag nating bearing, bearing let's say ni AB, ay always reference natin north or south. So, ang bearing ni B, ay ni AB, ay magsisimula ako kay north papunta kay east. Ito ang kanyang bearing. And in this problem, it is already given na yung bearing daw ni AB ay north 41 degrees 35 minutes east. Itong 41 degrees 35 minutes, itong angle na to. Dito nga makikita yung, dito nga basi-basi ng angle na dito. So, you are required to compute the bearing and the azimuth given na yung bearing ni AB. Ang isosolve natin is the azimuth. Ano ulit ang azimuth? Always the reference is the south, then clockwise. So, ang azimuth ng line AB ay from south papunta dito. That is the azimuth. So, we need to solve that one. If I'm going to draw, ay, itong, kung i-consider ko si, let's say, E. If I'm going to draw a Cartesian plane kay E, ang bearing nito ay itong angle na to. Ang azimuth naman ng ED ay from the south hanggang dun sa linya na yan. That is my azimuth. So, to solve for this one, isa-isahin natin per point para ma-solve natin yung kanyang mga bearings and angles. I'll start with line AF. So, ang direction ng aking survey ay from A papunta kay F, then F papunta kay E, D. Kasta iti direction di survey ko. Kasta iti direction na. Okay? So, I'll start with AF. AF. So, if I'm going to draw AF, in-explode ko lang iso na, it looks like this. Maawatan nyo dahil ti diagram ko.
Hadapay ba ka saok? Yes, ma'am. Okay. So, pagkukunin ko ngayon yung bearing ni AF. So, ano yung bearing ni AF? Bearing ni AF. Again, magsisimula ako kay... baka mas daw kayo pa'y kanayon nga north di bearing ko. Kasi iso lang ti makita ka acute angle. Diba, bearing ko na tayo garud kat it is always an acute angle. Hindi ko pwedeng sabihin ang acute angle ko ay magsisimula ako kay south. So, ang acute angle dito na nakikita ko ay ito. So, itong angle na to, yan yung bearing ni AF. So, how will I solve the bearing of my AF? Yan, yung bearing na yan. Paano ko siya masosolve? Yung bearing ni AF. If that is the bearing, itong delta AF, that is my azimuth. So, paano ko siya isosolve? Bearing of AF is equal to 115 degrees, 10 minutes, minus 41 degrees, 35 minutes. Which is equal to north of 73 degrees, 35 minutes west. And the azimuth of my AF is equal to 180 degrees, minus 73 degrees, 35 minutes. So, the azimuth of AF is equal to 106 degrees, 25 minutes. Yan yung solution ko para makuha ko yung bearing at saka yung azimuth ni AF. At the question you, data na solution ko. Nan? So, nuggets. Okay? So, beta AF, that is the bearing. Again, 73 degrees, 35 minutes, that is an acute angle. Then, the azimuth ko, always ang reference ko is south, then clockwise ako. So, nakuha ko na yung bearing at saka yung azimuth ni EF. For line FE, this is my line FE. Diba, kanina, nasolve ko na itong bearing of AF. Bakit bearing of AF ito? Sabi natin kanina, vertical angles. Diba, tatay, nasolve tayo dito yung bearing? Dito yung bearing ni AF. So, if I'm going to draw, again, the Cartesian plane here, if this is the bearing of AF, vertical angles, this is also equal to the bearing of AF. Iso dito. Okay? Then, iti concern ko dito, ang concern ko dito kay EF ay yung bearing. So, ang bearing ni EF ay itong kulay green na to. The azimuth of EF, again, always from the south, clockwise, papunta doon sa line. So, this is the solution for my bearing and the azimuth for E or for FE. Question? Awan? Subliak lang. Dito'y kwa. Dito'y. Siputan nyo di yung kasta ka nangala di bearing. I started from point A to F. Kasi di ba yung direction ng aking traverse ay paganyan yung aking direction. So, I started from A to F. So, ang bearing ni A, papunta kay F, ay north, 73 degrees, 35 minutes west. Kapag naman dito ako magsisimula kay F, papunta kay A,
Ang bearing ni F papunta kay A ay south 73 degrees 35 minutes and from south papunta ako ng east. See the difference between the bearing of AF and bearing of FA? So, again, itong bearing of AF, nagsimula ako kay A, papunta kay F, kaya northwest. But if magsisimula ako kay F, papunta kay A, ang magiging bearing ko, south of 73 degrees 35 minutes east. Okay? Dito naman, kay line FE, nagsimula ako kay F, papunta kay E. Kaya ang aking bearing ay north, 12 degrees 27 minutes west. At ang aking azimuth ay 167 degrees 33 minutes. Again, my reference is south. So that is line FE. Now for line ED. I'm using here vertical angles. So kay line line ED naman. Saan galing ito? Diba kanina, nasolve na natin, if this is the Cartesian plane for... If this is the Cartesian plane for F. Yung angle FE, yung maliit na angle na ito, the same din siya yung angle dito. Kasi nga vertical angles. Yan. So, the bearing for E to D is this one and my direction is from north to east. And my answer here is 31 degrees 51 minutes. As for my azimuth, that is equal to 148 degrees 9 minutes. Question, ito'y kwa panang alak iti bearing kan azimuth iti line ED. None, ma'am. None, ma'am. None. Okay. For line DC, this is my solution for line DC. Saan ulit galing yung bearing ni ED? Dito. Vertical, ang vertical angles lang ang ginagamit ko dito para makakuha ako ng mga bearings and azimuth. Yan, yung aking solution. So, from D to C, again, I used here north ulit. Baka mas daw kayo pekanayon nga north. Kasi, ulitak man na, iso lang iti acute angle nga makita. From D to C. Then, azimuth of D to C is 100 degrees 39 minutes. Azimuth ng ED. Ay. Ay, wait lang. May mali ako dito. ED. Yan. So, the... Paki-double check yung mga sagot ko.
So, yung azimuth ni E, D. Paano ko nakuha? May mali ako din laga dito. Tama. Paki-double check man, date ko. Azimuth ni ED. This should be from south hanggang dito kay may ED. Mali yung ilagay ko na sagot. 30. One plus DI. Aha. Ayan. 180 plus 3151 to 1151. Pa-double check yung mga values. Paki-screenshot niya kasi baka mali yung when mali din na ikabel ko din notes. 211 degrees 51 minutes, Jai. Thank you for the correction. Ito yung azimuth ng ating ED. Okay? For line DC, pa-double check na rin kung tama ito. Mali ho. Minus ko manun. So, for line... For the bearing of line DC, 180 minus 132. Eh, dito nag-question. Apay ngay nga 180 degrees plus 31 degrees 51 minutes lang. Na, okay. Ah, medyo patang. So, i-answerak pa lang, J-question, J-may sa classmate you. Apay nga 180 plus 31 degrees 51 minutes lang. So, as you can see here in the diagram, itong kulay orange na to, that is the azimuth of your ED. Diba 180 degrees from south hanggang dito kay north. Then, you have to add itong angle na to. Wala ka naman ng ibang i-add na values. Hindi mo pwedeng i-add itong bearing ni FE kasi ang azimuth always reference tayo jay south. Always, dito south lang ti-reference tayo. So, if I'm going to draw or measure my azimuth from the south hanggang sa line na to, yan lang ang azimuth ko. Okay ba? Medyo nag-gets tayo ba? Medyo nag-question is I? Okay. So, apan tayo, Ginex. Itong slide na to. For... line DC. Double check natin yung aking mga pinagsusulat dito. Kindly double check for the bearing of DC and the azimuth of DC. Bearing TED is 31 degrees 51 minutes. Okay, 31 degrees 51 minutes.
Gusto ba J bearing TDC? Pa-double check man before I go to the next slide. Haan nga pabuya apo, dito screen nyo. Iti pa-present ko. Mabaling nga solve kayo. Paki-double check man. Gusto dahi dyan yung kabel ko dyan. The bearing ni DC is ano yan, 259. Ah, yung azimuth. Let's check for the azimuth of DC. I think, yes, this is my wrong. So, that is 180 degrees plus mali ako dito. Pa yan? That is 180 degrees plus 79 and 21. Tama, 259.21. 259.21. Thank you. Okay. Okay tayo dito sa DC. Paki-screenshot kasi mali yung mga nakasulat doon sa notes. I-correct yun to na lang, Ijay. Punta tayo kay CB. Kay CB naman, my bearing is south 9 degrees 14 minutes west. CB. Oh. Wait lang, DC is north. East, south, west. Pa-check yung values ko, especially yung direction. And my azimuth for CB is 350 degrees, 46 minutes. Paki-check man, data values. Handak nga iturturugan, pang-asiyo. Paki-check. Gusto di ay, before I go to the next slide. Okay, ma'am. Okay, tayo sa CB. Punta naman tayo kay BA. Ay, kay BA naman, kay BA, wala nang problema kasi di ba dito sa problem, itong figure na to, given na yung bearing, yung bearing ni AB. So, yung bearing ni AB ay itong angle na to. Yan yung 41 degrees 35 minutes, yan yung bearing ni BA, ay ni AB. Now, kapag kukunin ko na yung bearing ni BA, the same na 41 degrees, 35 minutes, kaso iba na yung kanyang direction. Kasi, di ba, ito from B, tapos pumunta ako kay A. Now, yung direction na niya is from south, pumunta ako kay west. Kaya yung bearing ng aking BA ay south 41 degrees, 35 minutes west. And my, anong tawag dito? Yung azimuth naman ni BA ay from south hanggang doon sa line and nagkataon naman na yung bearing ni BA ay the same doon sa may azimuth ni BA. So, as you can see here in this example, hindi lahat ng mga azimuth ay more than 90 degrees. May mga azimuth na acute angle din. Pero,
walang bearing na azimuth. May mga azimuth na bearing, pero walang bearing na azimuth. Nagkinaawatan tayo, Jay? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, yung pagkuha ng bearing at saka azimuth, okay tayo doon? Medyo magets tayo ninyo. One. Medyo magets tayo. We go now to this is a closed traverse. Paano naman kung open traverse? Well, an example of a open traverse is this one. From point A to B, then this one. Itong nakikita ninyong mga points, kapag pinagdugtong ko itong mga points na to, this is an example of a open traverse, of an open traverse. So, hindi siya close as you can see there in the diagram. Now, again, with the principle of vertical angles, itong, ang ginagawa kasi sa actual na survey, kapag compass survey, ang ginagawa, kapag tumayo ka dito kay point A, di ba, may compass ka, from that compass, babasahin mo yung direction niya doon kay B. So, we call that angle 1. Kapag naman tumayo ka kay B, sisilipin mo ulit si A using your compass, that is theta 2. Then, from B, sisilipin mo ulit si C, kukunin mo yung angle 3. Then, from C, sisilipin mo ulit si B, that is angle 4. Yan. Parang dun din lang sa may leveling. Itong angle 1, we call this your forward bearing. Okay? Itong angle 2, we call this your backward bearing. Itong angle 3, we call this your forward bearing. Angle 4, backward bearing. Parang sa leveling, leveling din. So, kapag si C, pag sinilip mo si D, that is a forward bearing. From D, tinaliyaw mo ni C, that is angle C now is your backward bearing. Yan. Forward, backward, and so on and so forth. So, dito kay compass survey, nagsimula ka kay forward bearing, mag-e-end ka kay backward bearing. Pero, point A and point F will not meet. Right? Hindi sila magko-close. So, this is an open compass traverse. Now, if I'm going to tabulate my data, ganito yung maging itsura niya. Okay? So, AB, ang distance ni AB ay yung distance 1, kung ano man yung nakuha nyo during ma'am. Tapusin ko lang to. So, ang AB, ang distance niya is 1. Ang forward bearing, forward meaning, DJ, parang dun sa may leveling din. So, ang forward bearing ni AB ay si theta 1. Then, ang backward bearing niya ay theta 2. So, forward bearing A to B, ang backward bearing B to A. Kay BC naman, ang forward bearing ay B to C. Then, ang backward is C to B. Yan. Okay, tayo dito sa open compass traverse. So, if I'm going to have an example, this one. Ito yung mga nakuhang data during the open compass traverse. So, ang ginawa dito sa compass traverse na to, puro forward bearing. Wala silang kinuhang backward bearing. Now, if I'm going to ask you to complete this open compass traverse, what would be the value here in the backward bearing for A, B, B, C, C, D, D, E, and E, F? Diba, vertical angles. So, kung 36 degrees yung andito, vertical angles, 36 degrees mat lang dito eh. Right?
So, vertical angle di. So, kopkopyaan nyo lang the gigi values dito forward is anti backward because of vertical angles. Ganun lang kasimple ang compass traverse ay ang open compass traverse. Yan, vertical angles lang ito. Okay tayo dito sa open compass traverse? So, kung okay tayo sa open compass traverse, may nag-question dito. Medyo malitlito kami no kasano ba talaga i-locate the bearing. No, da dumagamin cut at da ije inside the angle, tapos da gije da dumakot at da jay ruar. Makapaulaw ka no ti ag-locate the bearing. Okay. Dito tayo na lang. Dito na lang dito latan. Subliak di ko discussion ko ti bearing kasi when maawatak makapaulaw. So let's say dito yung example. Ni line AB. 'Di ba no alaom di bearing ni line AB. Basta tilagi po niya lang, no, kung na tayo gamin nga bearing, always acute angle is una. Then, agrugi ka either north or south. Basta acute di angle. So, no, alaom di bearing ni A can B, haan mo mabalin nga ibaga nga agrugi ka dito south. Kasi no, irugim dito south, agpakas jay ka, haan nga acute angle data, di ba? Haan nga acute angle data. Iso nga haan nga mabalin nga ijay ka nga agrugi. No, mat irugik dito north, tapos mapanak kani line AB, as you can see there in the diagram, this is an acute angle. So, this is a bearing. Dito yung bearing ni AB. Okay? Numat alaom yung bearing ni BA, haan nga mabalin nga ibagang mga agrugiak dito yung north. Kasi no agrugi ka ti north, agpangka ka ni AB, haan nga acute angle dito eh. This is more than 90 degrees, so hindi siya pwede. Nuhan nga mabalin ijay north, apang kagarod ijay south. So, no dito'y south, mapanak ka ni AB, this is an acute angle. So, this is the bearing of B to A. No, apanak ijay kwa, jay example tayo tatay. Dito'y. Dito na lang. Or, sige, J. Or, dito. Apay nga naibagak nga ti bearing ni DC? Kat, dito eh. Dito yung bearing ni DC. Diba, alaak yung bearing na niya. So, no, dito ni point D, tapos dito ni point C. No, alak yung bearing na, ulit-ulitan tayo, dapat no bearing always iti pagrugyan tayo, mabalin nga ij north, mabalin nga ij south, ti importante ij acute angle. So, no dito ni point D, kat mapanak kan ni point C, no i-drawing ko dj na Cartesian plane, no agrugi ak dito south, nga mapan kan ni line DC, dito ko lay red nga line, haan nga acute angle dito eh. Iso nga hanga mabalin. Iso nga mapanak ni north. Tapno makaala ak iti acute angle. So irugik ka ni north, mapan ka ni line DC, daytoy jay bearing kasi acute angle di ay. Yan. No mat ala ak di jay bearing ni point C nga mapan ka ni D, no i-drawing ko di Cartesian plane, no daytoy ni point C, mapanak ka ni D, no daytoy di south, daytoy di north, no irugik ditoy north nga mapan ka ni line DC, haan nga acute angle daytoy. Iso nga haan nga mabalin ni ibagak nga dayta di jay bearing ko kasi haan nga acute angle di ay. Ulitan tayo, dapat iti bearing kanayon nga acute angle.
Isu nga agbiro kak tatta iti acute angle. So no dayte ni C mapanak ken ni D. No irugik ken ni south mapanak ije line DC. This is less than 90 degrees. So mabalin nga dayto ije bearing ko kasi less than 90 degrees isu na. Medyo okay tayo ba Jay? Panangala ti bearing? Okay. No maulaw yes, ma'am. No maulaw kayo pa lang. Basa-basaan yun to, di notes na na-i-post ij Google Classroom. Okay na? Are you still there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Close compass traverse. Again, close. So, makakabuo tayo dito ng polygon. Now, if we try to plot these lines, the observed bearings, forward and backward bearings. So, dito, I'm going to draw, it looks like this. So, isa-isahin natin. Si AB daw, may forward bearing na, na south 30 degrees 40 minutes west. So, A, from A to B. Then, from south to west, that is 30 degrees 40 minutes west. Tapos, yung backward bearing, B to A. And, it kapag sinabing forward, magsisimula ka kay A, papunta kay B. Kapag backward naman, magsisimula ka kay B, papunta kay A. Okay? Then, ang backward bearing daw, from B to A is north 30 degrees 40 minutes east. Tapos B to C, the forward bearing is south 80 degrees 50 minutes east. Then ang backward, that is C to B, north 84 degrees 30 minutes west. Yan. So kastititsyo na jay sketch ko. If you have a paper and a pen, padasan nyo man nga i-sketch dito yung observed bearings without looking, ij naramid ko nga sketch. Padasan nyo man nga aramidin. Tapos i-compare yun dito yung naramid ko. Baka no iba gayo. Apingi nga haang nga agpada, di dya angle, di dya duma. This is an actual survey, so expect nga no actual nga survey, haan talaga nga agpada. May mga discrepancies na mangyayari dun. But I would just like you to draw this one. So, tikas ka stuck tap no agdrawing na, makaaramid at sketch. Hindi ko muna pinapansin yung backward. What ang pinapansin ko muna ay yung forward para maka-drawing ako ng closed compass traverse. Sige man, padasan nyo man yung drawing. So, no, i-drawing you using lang J forward bearings, it will look like this. So, kas, sabi ko nga kanina, as you can see there, ang daming discrepancies kasi hindi magkapareho yung forward tsaka backward bearing. I-check natin dito, anong gagawin natin para yung ating forward and backward bearings ay magkakapareho at saka siguradong magko-close yung ating compass. Ayan. So, ganito yung magiging itsura ng ating traverse. Now, if we try to solve the interior angles for this traverse. Ayan. So, yung kulay orange na nakikita ninyo na arrow, that is the interior angle for A, interior angle of B, C, D, and E. Ayan. Diba, the slides, yung slides kanina, we've tried to solve interior angles. This time,
For this closed traverse, we will also solve for the interior angles given yung mga forward and backward bearings. So I'll start. The interior angle of A. Paano ko isosolve yung interior angle ni A? That is 180 degrees plus 28 plus 30 degrees 40 minutes. Okay? So, itong 238 degrees 40 minutes, that is the interior angle of A. Sige man, padasan nyo man nga isolve the interior angle ti E, B, C, and D. Tapnohan kayo lang nga, anyo lang nga kit-kit on the screen. And make sure hanyo siya ka iturturugan, urahan ko da kayo nga makikita. Ay, tapos hantay unay mabayagan. So these are my interior angles. B, 65 degrees 30 minutes, tama. Let's check, baka ako na naman ang mali dito. So B, how did you solve for the interior angle of B? That is simply 180 degrees minus 30 degrees 40 minutes minus 83 degrees 50 minutes. Kaya 65:30. For the interior angle of C, paano ko nakuha si 82:30? 84 degrees 30 minutes minus the 2 degrees. Kaya naging 82 degrees 30 minutes. For angle D naman, the interior angle is equal to 89 degrees 30 minutes plus 2 degrees 15 minutes, which is equal to 91:45. For the interior angle of E, that is simply equal to 180 degrees minus 90 degrees minus 28 degrees 50 minutes. Kaya doon ko nakuha si 61:10. Okay? So, those are the interior angles. Now, ano ba ang chinecheck natin dito sa closed compass traverse? Dito, we're going to check kung talaga bang magkuklose itong traverse na to. What do I mean by that? Now, if we try to take the sum of all the computed interior angles, the sum is equal to 539 degrees 35 minutes. Ikasano ka naala data? Okay. I-add mo lang ni 238 degrees 40 minutes. J interior angle ni A, yaging gana ka ni interior angle ni E. Paki-double check man, usto di dya answer ko, nga 253935. And paki-check ko kung tama yung mga pinaglalagay ko dyan sa presentation ko. Baka no, mali ulit. So, yung computed interior angle ko is 539 degrees, 35 minutes. Now, to check if this will close or not,
Di ba napag-aralan ninyo in your, during your geometry, for the total interior angle of a polygon, interior angle is equal to n minus 2 times 180 degrees, wherein that n, that is the number of the sides of your polygon. Now, if you try to look at this traverse, again, traverse is the same as polygon. If you try to look at this one, there are 1, 2, 3, 4, and 5 sides. So, 5 minus 2 is equal to, 5 minus 2 times 180 is equal to 540 degrees. So, dapat pala, para maging close yung ating traverse, dapat yung total ng ating interior angle ay equal to 540 degrees. And as you can see there, nung kinompute natin yung interior angle nitong traverse, hindi siya equal to 540 degrees. Meron siyang difference na 0 degrees, 25 minutes. Dahil hindi nag-zero yung difference, we expect that this traverse will not close. Hindi siya magkuklose. Now, ulitin ko, para yung ating traverse ay magkuklose, dapat yung kanyang interior angle ay equal sa 540 degrees. But as we can see there in our computed interior angles, hindi siya nag-equal to 540 degrees. Meron siyang difference na 0 degrees, 25 minutes. So, kailangan nating i-correct ito. Kailangan natin siyang i-correct. Paano natin siya i-correct? Now, dito sa closed compass traverse, this is the rule. We get the difference, so computed interior angle and the correct interior angle, their difference, then i-divide natin siya equally doon sa number of interior angles. There are 1, 2, 3, 4, and 5 interior angles. So, to get the correction, we simply divide this one, 0 degrees, 25 minutes, into 5. Saan ko nakuha si 5? Number of interior angles. So, that is equal to 5 minutes. So, itong 5 minutes na to, ito ang magiging correction ko. Diba kulang ako? Ang computed interior angle ko is 53935. Dapat 540. So, kulang siya. Since kulang, yung correction na ito na 5 minutes, i-add ko siya ngayon. So, yung correction ko is magiging positive 5 minutes. Apay nga positive, ulitok. Gaputa 540 dapat hindi siya interior angle, pero 53935 kulang. So, kailangan kong i-add yung aking difference para mag-zero. Since nag-add ako ng 5 minutes, ang magiging adjusted interior angle ko na ngayon ay ito. Paano ko nakuha itong mga adjusted interior angle na to? Simply add 238 degrees, 40 minutes, plus 0 degrees, 5 minutes. Doon ko nakuha si 238.45. Same with angle B, C, D, and E. Okay? So, if you try to add itong adjusted interior angle, this will now equal to 540 degrees. So, nag-close yung ating compass traverse. Okay po ba tayo dito sa may pagkuha ng adjusted interior angle? Mag-comment kayo, Nuka. Okay po ba tayo dyan sa pagkuha ng adjusted interior angle? Okay ba? Clear tayo dito? Okay, yes. Then, since na-i-adjust na natin yung interior angle, kailangan nating i-correct yung mga given na bearing. Di ba? Napansin ninyo kanina? Napansin ninyo kanina yung given? Yung mga given kanina sa problem na to,
kas makita yung kat, di ba, hindi siya, kumbaga hindi sila equal. So we have to adjust also the bearings. Since na-i-adjust na natin yung ating interior angle, kailangan din nating i-adjust yung ating mga bearing. So how will we do that? Ito yung original na given, tapos ito na ngayon yung na-i-adjust na interior angle. Now using these adjusted interior angles, using those values, kailangan nating baguhin yung forward at saka backward bearing. So how will we do that one? Saan tayo magsisimula? Now, kung babalikan natin itong figure na to, kung titingnan ninyo yung mga given, maghanap tayo ng line na halos pareho yung forward at saka yung backward bearing. Yun yung magiging, dun tayo magsisimula, kumbaga. So, kung papansinin natin, from A, B, B, C, C, D, D, E, and E, A, ang halos parehas dito ng value ay itong A, B. Anyati kahit mga sa O1, J, agpada ti value na. Agpada, J, J, angle nga 30 degrees, 40 minutes. Magkapareho lang sila ng direction kasi nga forward bearing yung isa, backward bearing yung isa. This, itong line na to, since pareho yung angle, itong line AB ang magiging reference natin. Or dito tayo magsisimula para makorek natin yung mga forward and backward bearing. So, paano gagawin natin dyan? Yan. Since kinorek na natin, in-adjust na natin yung ating interior angles. So, ang interior angle ngayon ni A ay 238 degrees 45 minutes. Ang interior angle ni B ay 65 degrees 35 minutes. So dito tayo magsisimula. So if reference ko always ay si AB kasi yun yung pareho. Now ito yung nakuha ko na bearing ni BC. Paano ko nakuha itong bearing ni BC? Paano ko siya nakuha? Kung papansinin ninyo, BC, from B to C. Tibering ko dito'y, haan ko mabalin nga ibaga nga dahil tibering ni B to C. More than 90 degrees yon, so hindi siya pwede. So, ang gagamitin ko ngayon na bearing ko ay etong nandito sa south. Magsisimula ako kay south, papuntang east. Yan. So, from that, may idea na ako na yung bearing ko from B to C ay southeast. Hahanapin ko na lang kung ano yung angle. Okay? Hanapin ko na lang kung ano yung angle na iyon. So, how will I do that one? Diba, G? Tara lang. Diba yung interior angle ni B ay 65 degrees 35 minutes, itong angle na to, 65 degrees, 35 minutes. Yan, yan yung interior angle. Tapos, given na to eh, kasi ito yung magiging reference ko. So, ang hinahanap ko dito ay itong bearing ni B to C. So, how did I get 83 degrees, 45 minutes? I just simply, 180 degrees minus 30 degrees, 40 minutes minus 65 degrees 35 minutes. Wow. Mali pala ako dito. So again, paano kukunin yung angle ni ay yung bearing ni BC, paki double check man manen. Kamali ako na ni Jai. So ulit ang bearing ni B to C forward bearing ay itong angle na to. Kindly help me with this one. What is the angle? Itong angle na to. Mali yung nailagay ko dito.
you know that this is south and papunta ako kay east. So that is southeast. Pero what is the angle? How will I solve that one? So yung interior angle ni B ay 82 degrees, 65 degrees, 35 minutes, so 180 degrees, minus 30 degrees, 40 minutes, minus the interior angle nga 65 degrees, 35 minutes. So my answer is 83 degrees 45 minutes. And my direction, south, from south to east. Okay ba? Correct ba, DJ? Naalayo, Jay, nagka-stuck na nangala, Jay. Bearing from B to C? Yes, ma'am. Okay. So paano yung backward bearing? Again, the backward bearing, pareho lang ng angle kasi nga, di ba, vertical angles. So, no, anyaman di angle ko dito, eh, isumat lang, di, Jay? Angle ko dito, eh. Ngam, magkaiba lang sila ng direction. So, the same, my angle here is 83 degrees, 45 minutes. Kaso nga lang, yung direction ko ngayon, from north to west. So, paano naman yung from C to D? Paano ko ikukunin yung bearing ni C to D? Ang bearing ni C to D ay itong maliit lang na angle na to. Ito, basit-basit na angle na dito. So, ilan ang angle na to? Sige man, padasan nyo man. The adjusted interior angle for C is 82 degrees, 35 minutes. Tapos, the bearing ko kani from C to D ay itong pinakamaliit na to. So, nag-start ako kay north, tapos pumunta ako kay west. But what is the angle? Sige man, padasan nyo man, takitan tayo, no? Alayo. My answer here is north 1 degree 10 minutes west. Paano ko siya nakuha? Ayan. Vertical angles ulit tayo. Diba, nasolve ko na ito yun? I take 30 degrees, ay 83 degrees 45 minutes. And vertical angles ang ginagamit natin. If this is 83 degrees 45 minutes, meaning, itong angle na to, this is 83 degrees, 45 minutes. E ang hinahanap kong angle dito, yung maliit lang na angle na to. So, what I did here, para makuha ko yung angle, yung bearing ni C to D, I simply deducted 83 degrees, 45 minutes, minus itong interior angle na 82 degrees, 35 minutes. So, my answer there is 1 degree, 10 minutes. Bakit northwest? Nagsimula ako kay north, papunta kay west para makuha ko yung bearing ni C to D. So, paano ko ngayon kukunin yung backward bearing? Again, what is the backward bearing? From D to C. Ang from D to C ay itong maliit na angle na to. Vertical angles, if this angle here is 1 degree 10 minutes, this is also equal to 1 degree 10 minutes. Kaso, magkaiba lang sila ng direction. Nagsimula ako kay south, papunta kay east. Kaya yung aking answer dito ay
South 1 degree 10 minutes east. Okay tayo, dito'y panang-alat ni bearing ni CD. Sige, review 1 yun to na lang, no? Ano pa yung oras? It's already 11. So, if I'm going to compute now the bearing for D to E, again, take note, the adjusted interior interior angle for D is 91 degrees, 50 minutes. So, kapag isosolve ko ngayon yung bearing, asan dyan ang bearing ni from D to E? Ito. This is the bearing of D to E. And nagrugi akji north apay kasi that is an acute angle. So if I'm going to compute that one, from D to E, my bearing is north 89 degrees 20 minutes west. Paano ko nakuha itong sagot na to? Diba, the interior angle ni D, 91 degrees, 50 minutes. Tapos, si basit na angle nga di ay, ngayon, iso di ay 1 degree, 10 minutes. So, I have to subtract that one. 1 degree, 10 minutes. So, itong 90 degrees, 40 minutes, yan yung angle na ito. E, ang hinahanap ko naman na angle ay ito. So, all I have to do there is to take 180 degrees minus 90 degrees 40 minutes. So, that is equal to 89 degrees 20 minutes. And my direction is from north na panakani west. Okay? So, if I'm going to write for the backward bearing, again, backward bearing is from E to D. Backward bearing tayo. Since this is the angle, so ang angle naman na ang backward bearing natin ay ito. Ito ang ating backward bearing. Apay nga haan nga da ito eh. Again, this, ito'y kulay violet nga da ito eh. That is not an acute angle. Ang acute angle natin dito ay yung kulay blue. So, yan yung gagamitin natin. Since we're dealing with vertical angles, yung bearing doon kay D to E ay pareho doon kay backward bearing E to D. Magsabali na lang iti direction. Okay po ba tayo dito sa may bearing ni DE? Forward and backward bearing. I-direksyokon. E to A. Ang bearing ni D, ni E to A ay itong angle na. Ang bearing ni E to A ay itong angle na to. Haan nga daytoy nga angle kasi no daytoy nga angle ti consider mo, haan mga tinamaan ni EA. Iso nga ti bearing ni EA iso data kulay violet. So, mano dahi tanga angle? Anya tika stack tap no masol ko dahi ta? My answer here is this one, 28 degrees 5 minutes. So, how did I computed 28 degrees 5 minutes? The interior angle for E is 61 degrees 15 minutes. Tapos, ang backward bearing ni E to D is 89 degrees. So, paano ko nakuha yung itong
Itong forward bearing ni EA. Diba, na itong interior angle ni E ay 61 degrees 15 minutes. Tapos itong backward bearing or from E to D, itong angle na to, yan si 89 degrees 20 minutes. Eh, ito ang hinahanap ko, yung kulay violet. So, how will I get the bearing of that? Okay. I simply have to type in 89 degrees 20 minutes minus yung interior angle na 61 degrees 15 minutes. That is equal to 28 degrees 5 minutes. So, yan yung bearing ni EA. And my direction here is from south, 28 degrees 5 minutes to east. And my backward bearing is the same, 28 degrees 5 minutes. Di backward bearing tayo dito, ikat dito eh. Data, di backward bearing from north, napan EJ south. So, ito na ngayon yung ating adjusted bearings. Any question po dito sa may close compass traverse, especially dito sa pag-adjust ng mga bearings. Makapaulaw ba? Yes, yes. Makapaulaw? Anyati, sublihan nyo na lang. Adamot ije notes day 3. Sagay sa inyo ngayon, manong nga subsublihan. Importante dyan, ngayon amuyo, dyan bearing. Then, vertical angles. Vertical angles. Any question? So, numalpas na ti klase tayo, haan nyo lang, hangagaputan nalpasan ti klase kat kasinan. I suggest nga nga i-solve yung manan dahi nga problem. Tapos padasan nyo nga i-compare di solution nyo, di present ko tata. Maawata ka, medyo nagulo nga talaga kasi when? Ano, review-reviewin nyo nga mag-gets yung tumat lang. Read the other surveying notebooks regarding directions. Especially bearings and azimuths. So, ito'y nga again, ti klase tayo, maawatak nga, ma'am, ada ba negative nga? Ah, yes, okay. Ada nag-question dito eh, ma'am. Ada ba ti negative nga correction? Opo. One, ada ti negative nga correction. Anya ti kahit na nga sa uwan, di dyan negative nga correction nga di ay. Sige, sublihan tayo dito yung solution nga dito eh. Oh, dito eh. Diba dito eh solution dito eh. Difference dito eh. Ngayon positive 0 degrees 25 minutes. So, no positive, ibig sabihin, kulang. So, since kulang, isungat inkasta tayo dito eh. Gaputa kurang, nag-add tayo. But there are instances, karakaroon no, mali-mali talaga yung mga data during the survey. There are times na yung makukuha ninyong difference dito ay negative. Let's say, tinaala yung ticket negative 25 minutes. Ang ibig sabihin nito, sobra kayo mat. Sobra. So, since sobra, all you have to do now is to, the same mat lang, dahil yung negative 25 minutes, i-divide mo equally kadagijay interior angles. So, no negative 25 day to, itirumor garo dito, yun han nga positive. Ang kang ag plus, na dikat ag minus kati 5 minutes. Tap no, no, alao man dya adjusted interior angle, 238 degrees 40 minutes minus 5 minutes. Iso dya answer mo to eh. Tapos no, i-add, always nga i-add mo, basta take note, no, mano di dya value yung nga naalam dito, ayan ti sum, of adjusted interior angle, dapat agpada nga iso na ijay dating a formula nga dito eh, na naadal tayo during our geometry.
Okay, na medyo okay ba? Di question you, Mr. Okay. So ulit, no positive, ag plus kayo. No negative, ag minus kayo. Ito ay anti-computed interior angle. Dapay, question you? Awanan, so naawan ti question you, garot. Pagpanak man, ma'am, mabalin, isend mo, 1-1, sige, sige. 1-1, isend ko di recorded video. Recorded video. Ayan. So, if you try to open your notes, the notes nyo in post ko, kayo lang concentrate in the problem solving, ah, kapot ay sot in-discuss ko tata. Kindly read also the terms I have encoded there. Tap no mas, magkaroon ka ng idea kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. Ay, so dito sa may notes na binigay ko sa inyo, in page, wait lang. Page 15. This is a follow-up work. Again, kapag follow-up work, ibig sabihin, this is a laboratory exercise. This is a group work. Okay? DJ, page 15, this is a group work. Before I discuss your follow-up work, as I discussed a while ago, may mga mali-mali ako dito na na-encode, especially dito sa my page. From page 2 ata to page 7, paki double check yung mga values. May mga mali-mali dyan. Okay, balik ako dito sa my follow-up work. For your activity, group activity. Again, for this activity, you may want to use your engineering book. Tap no hanga sayang. Or you may use again, the band paper following the format. So for this one, this is a group work, laboratory exercise. Mabalin ba ngano ag-submit kayo? Nya, no ag-submit kayo. Let's say in your group you have 4 members. Kada gijay nga 4 members, may salang ti ag turn in. Jay lang representative. Kasi while I was checking your activity, nagado ti nag turn in. No i-open ko jay may isang file. Agpadamot lang iso na dyan may isang file. So, consuming nga iso na ti oras. Kan, once gamin nga i-click mo DJ file, haanmot nga dagos nga agpakita, agloading pa iso na. So, tap na maiwasan nga dyan oras na ikon consume na dyan loading. Mabalin nga dyan may isang group, may salang ti ag turn in. Baka ti ipanunutan dyan daduma. Kasano nga DJ nga ikat kamot, ag-missing kami mat. Baka panunutan dyan daduma, ag-missing kami. Okay lang, ag-missing kayo, DJ Google Classroom. Ang importante doon, yung representative ng group ninyo mag sa-submit or mag-turn in. Ako nang bahala pa na maglagay ng score para mawala yung missing doon sa Google Classroom niyo. Nagkinaawatan tayo, Jay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Agpaiso, maramdama pag numanan i-open ko dagi file kat nagad adumanan ti nag-turn in. Dapat may salang ti may isang group 1. So, and as I've said, if you already open the notes, paki-double check man, this should be the correct data for the problem number 4.